sa crypto. Ngayon naman, i-share ko sa inyo ang aking mga technical analysis sa mga certain market na nakita kong mayroong trading opportunity. Okay? So, unahin natin si Ethereum. Ethereum USDT. So, nandito tayo ngayon kay Ethereum. 4-hour time frame. Ang nakita ko sa kanya, so kung nanonood kayo ng TikTok ko, gumawa ako ng technical analysis kagabi sa Ethereum. So, nag-drawing ako ng mga support and resistance. So, meron ako nakitang resistance level, support, tapos support ulit. Tapos, merong support, resistance, tapos, yan. If ever naman, mag-breakout sa parallel channel, yung price niya ngayon, tapos, currently, nag-retest na siya sa trend line and sa previous resistance. Previous resistance turning into support. Tapos, possible mag-bounce back na siya pataas. If ganun yung magiging next move niya. So, ang price target ko sa kanya is around 1765. Okay? So, yun. Yun lang naman. So, ang next is si BNB. So, before, meron akong resistance level dito. Tapos, meron tayong support. Ito, resistance, to support. So, ganun ulit. Yung previous resistance, naging support dito after ng breakout sa falling wedge. Okay. After ng breakout, retest sa previous resistance, yung previous resistance, naging support, possible mag-push up naman siya ngayon, pataas. So, ang targets ko sa kanya is around 340. So actually yung stop loss ko is below the pattern. Tapos ang risk reward ratio ko is 1:2. So yan, medyo mataas. Hindi naabot sa screen pero 1:2 dapat yan. Next naman is si ETC. Okay. So naka-form ako sa kanya ng triangle. Okay. Kung maaalala nyo sa chart pattern natin, sa cheat sheet, meron tayong mga triangle na pattern. So, ang nangyari naman dito is, after mag-breakout, yan natin, so, dito, naintindihan natin yung market movement niya. So, nagkaroon ng resistance, nirespect niya yung trend line, tapos, nag-breakout. Tapos, trying to retest, get rejected, breakout ulit sa previous resistance, possible itong previous resistance maging support bago pa lang siya umangat ulit. Okay? So, yan. So, yan yung pangatlo sa una kong technical analysis as of today. So, March 4, 2021. Okay? Ang risk-reward ratio ko dito is 1:2 pa rin. So, yan. 1:2. Papansin nyo. Ayan, 1:2. Meaning, I'm risking $1 to profit of $2. Okay? So, ang take profit target ko is around 14.732. Tapos, ang stop loss ko naman is around 9.648. Okay? So, yun lang. Tapos, next ko naman is si Atom. Atom USDT. So, dito naka-form tayo ng triangle ulit. So, meron tayong strong support. Meaning, hanggang dito lang nag-bounce yung price niya. Tapos, naiintindihan na natin yung galaw ng market ngayon. Since, ayan siya. Ayan. Kaya siya naka-form ng triangle. Tapos, nag-breakout tayo ngayon. So, meron tayong fake out dito. Tapos, nag-breakout siya. Lumagpas pa ng previous resistance. So, itong resistance. So, breakout din siya ng resistance. So, another confirmation na yun. Ngayon, hinihintay ko na lang siya mag-retest. It's either sa previous resistance, yung previous resistance maging support bago pa siya umangat ulit. Or, sa trend line. Ever mag-retest siya dito.
saka pa lang siya tatas ulit. So yun yung mga hinihintay kong mga additional confirmation para malaman ko kung sustainable ba yung breakout sa ating chart pattern. Okay? So yun, sana naintindihan niyo kung paano siya work. So yun, nagdrawing lang ako ng trend line, tapos may support ako dito. Gamit ako ng triangle na tool. Yan, pawisin niyo naman. Pwede niyo makuha sa trading view. Tapos next natin is si Maker USDT. So before, meron tayong na form na falling wedge pattern, okay? So nagdrawing ako ng trend line dito below tsaka above trend line. Okay? So based sa previous analysis ko sa kanya, naka-form tayo ng falling wedge, no? So naintindihan natin yung galaw ng market. So meron tayo dito sa taas, sa baba. Ayan, sa taas, dito nag-bounce lang siya sa support. Tapos may fake out. Tapos may fake out dito, bumalik siya ulit sa loob ng falling wedge pattern. Tapos nag-bounce back lang siya ulit. Tapos kumuha ulit, nirespect niya ulit yung trend line, above trend line. Tapos nag-bounce back lang siya pababa. Ngayon, breakout ulit dito. Tapos it's starting to reject or to retest the trend line. If ever mag-breakout sa magkaroon tayo ng rejection dito sa trend line at mag-breakout ulit sa previous resistance naman tsaka support, at na-confirm natin na sustainable naman yung breakout, siguro maghahanap na lang tayo ng bullish candle pattern para ma-confirm yung entry natin. Possible na tumaas siya ulit sa... Ang target ko naman sa kanya is around sa previous resistance lang. So, yan, gagamit ako ng horizontal ray para malaman ko yung previous resistance. Around 3,094. 3,094. So, yun. Yun lang siya. So, sana na may natututo ko na ngayon. No? So, drawing akong trend line dito. Hanap ako ng support and resistance. Ganun. Hanggang sa makabuo ng pattern. Tapos, para maintindihan ko yung market movement. Ngayon, kaya tayo gumagawa ng mga chart patterns para malaman natin kung ano yung possible na next move ng market. So, you're not actually predicting the price. You are analyzing the possible next move. Okay? So, yun. Tapos, meron ka lang price target. Depende sa kung saan yung previous resistance or support naman. Magkakaiba lang yan kapag all-time high na. Kasi kapag all-time high, hindi mo alam kung saan yung price target mo. So, gagamit ka ngayon na Fibonacci extension para makita mo kung saan possible magbabounce yung or saan possible yung maging resistance niya sa all-time high. Okay? So, ang next naman natin is si XLM USDT. So, dito, nakakita rin ako sa kanya ng triangle. So, drawing ako ng trend line dito sa taas. Ayan. Mapapansin nyo ito. Trend line sa taas. Pinag-connect ko lang yung mga wicks niya. So, meron tayong possible triangle dito. Ito rin. Ayan. Pinag-connect ko lang siya. So, ang market na naintindihan natin dito is, nirespect niya yung trend line, nakabuo tayo ng triangle as well as ascending triangle. Ito. So, meron tayong previous resistance dito. So, ito. Sana nakikita niya. Pero ito siya. Ayan. So, yan. Yan yung mga possible na bounce. So, meron akong pot dito, kung mapapansin nyo. Medyo blur lang ng konti, pero feeling ko naman nakikita nyo sa screen nyo. So, ang possible next movement na ina-expect ko sa kanya is kapag nag-breakout siya sa taas ng trend line natin at nag-retest sa previous resistance or trend line, possible ang next target natin sa kanya is sa next resistance level. Okay, so ito. Ito pala. So, yan. Yan yung possible na tamaan niya. Okay. After, if sustainable yung breakout sa trend line. Pag hindi naman, meron tayo sa baba, ang possible ma-hit natin is yung previous support. So, yun.
So yan. Yan siya. So yun. So kasi yung mga price usually kasi minsan, usually na minsan pa, no. So usually yung mga price kasi ng market talagang nagba-bounce lang yan sa support and resistance. So kailangan importante na hanapin mo yung support and resistance para malaman mo kung saan yung possible na bounce niya, if ever ganun. So yun lang. Yun lang ating watch list for today. Sana may natutunan kayo, guys. And this is not a financial advice. Make sure to do your own research and manage your own risks, okay? I'm not an entry signal or indicator. So, yun. It's time for you to do your own technical analysis pa rin. Kasi, pwede pa rin akong magkamali. So, yun. I'm just trying to share my insights and analysis para ma-educate kayo. Para, ang goal ko kasi is maturuan kayo makagawa ng sarili niyong technical analysis. Okay? So, yun. So, you can stand on your own. Okay? Yun lang, guys. Thanks for watching and please like, subscribe, and share. Yun na lang. Thank you. Happy trading.